ang kati-kati mo, sobrang higad ka. Ayop ka. Welcome to DNA. I'm Don. My name is Alex. And we are the Dupaya siblings. Ito ang reaction namin sa part 3 na may balita na nga daw na parating na daw si Miss Salvaje o dumating na nga ba. Okay. Marami na kasi nagre-react din against sa kanya. Mm-hmm. Oo, alam naman natin kung gaano kakati itong babaeng to. At kung nakauwi na nga, for sure marami nag-aabang na mga kapwa Pilipino natin kung ano nga ang magiging susunod na kabanata. Mm-hmm. Ang susunod na kabanata niyan, alam mo, kung talagang nabash na siya nung nasa Canada siya, what more pa na nandito na siya sa Pilipinas? Mm-hmm. Okay? Kasi ang unang magbabalita naman na dyan is si Sir Rob Turpo. Di ba? Makabigay na reaction dyan at aayusin niyang gulong yan. Okay. Mm-hmm. So ngayon, ang reaction natin dyan is kung dumating ka, Diyos ko Lord, ang nag-aabang sa'yo, alam mo, mga kapwa Pinoy din na talagang ang simpatsya nila ay nandun sa biktima. Yes. Diba? So alam mo naman tayo mga Pilipino, kapag may inaapi, lahat tayo nagkakampihan para ipagtanggol ang naaapi. So tulad nga nitong si babaeng makate, no? Si Salvaje. Oo, kati-kati. Oh, si kati-kati. Naku, kakagigil, di ba? Alam naman nating may inapakang tao ito. Kaibigan niya mismo, nagbigay pa ng tulong sa kanya. Sa sobrang kapal ng muka. Mm. Siya pa itong may papuspos sa Facebook. I'm stronger than before. Stronger. Ikaw pa ang stronger than before. Talagang malakas ka. Harapin mo yung kaso mo. Harapin mo yung karma mo. Langiya ka. Hindi natin alam kung pwede ba siya magtatago ng tago ba dyan sa Canada na yan, di ba? Pagpapadeport. Sa tingin ko hindi. Kasi nga, strict ang rules nila dyan. I'm not so sure. As long as... Baka tinago ng kanil dyan. As long as meron talaga tayong strong grounds na ikasos laban sa kanya. Lalo na sa PRC na sinasabi mo nga, kailan niyang umuwi talaga. Tatanggalan daw kasi siya ng lisensya. Yan. Sa ay, so, yan. Di ba? Matindi yan. Di ba? Oo. Sana ipadeport na itong babaeng to para harapin talaga yung... Siguro akala niya na para makakalusot siya na siguro ang saya-saya niya na naagaw niya. Mm. Okay? Yung Canadian nga dun sa kanyang kaibigan na tumulong pa sa kanya. Diyos ko, hayop! Di ba? Ang tawag hayop dyan, ewan ko. Basta, ay, nakapagalait eh. Kung ako sa'yo, ikaw na itong nakaapak, maglumabas ka na lang, mag-sorry ka, kung tatanggapin pa yung sorry mo, kasi ako, para sa akin, mali na nga yung ginawa mo eh. Itama mo na lang. Ikaw na mismo ang tumama. Di ba? Huwag mo nang panindigan at sabi mong stronger kang walang hiya ka. No? Kasi pag dumating ka dito, hindi lang tao ang kaharap mo, kundi matinding karma pa. Yes, okay. Alam mo, sa ginawa niyang yan, di ba? Parang akala niya na ganun lang kadali, di ba? Mang-agaw, pero yung karma mo ganun kabilis. No? Correct. Haharapin mo yan. Masaya ka man ngayon, pero yun nga, tulad na sinabi ko last time, kung ang batas sa Canada pagdating sa ganyan, I'm not so sure, I'm not so familiar with the law sa Canada, no? Kung tingin mo makakalusot ka o medyo magaan ang punishment dyan, kaya pinaninindigan nyo yung katarantaduhan nyo, antay mo yung karma na dumating sa'yo. Kung sa batas ng gobyerno ng Canada, makakalusot ka sa batas ng Diyos. For sure, hindi ka mahal. Yes. Alam mo yung karma naman niya, yan yung kahit natulfo na siya agad. Karma niya na yan, di ba? Talagang ina-action na niya agad ni Sir Tulfo nga para nga ayusin nga itong gulo. Anyway, kasi hindi na maayos yung friendship, hindi na maayos yung dati. Di ba? Ang aayusin lang dito is parang pinagtatanggol ang biktima. Yes. Okay? Yung karapatan din niya. Yung justice. Yes. May anak pa naman natin sila, di ba? Pero yung Canadian na yan, parang mas minahal pa niya ngayon yung kati-kati na yan, di ba? Para ipagpalit niya ang pamilya niya. Alam mo naman mga foreigner, madaling mabuyo yan. Di ba? Mahilig atas yan sa mukhang bayawa. Oo, basta pag inutu-utu mo lang yan, sinunod-sunod mo yung gusto, yung foreigner, syempre, kahit bobo ka pa, di ba? Walang pakialam foreigner doon, basta alam nila, pag sinusunod-sunod mo yung gusto mo, wala talaga. Hindi natin kasi alam talaga kung ano nga, yung talagang nangyari, kung paano ba nakadepa, kung nilandi man ni Salvaje, nga itong Canadian na yan, ang ibig sabihin, aba, nagpadala ng temptation itong Canadian naman. Hindi naman ganun kagandahan, di ba? Ganun talaga. Ganun talaga. May mga foreigner na marurupok at mga bobo, di ba? Naniniwala sa kapwa bobong mga ganyan tao. Magsama kayong mga bobo. Pwede ba sumama yung Canadian ngayon sa... Pwede siya sumama? Doon sa kay Salvaje pag uwi ng Pilipinas? Pag pinadeport? Hindi ko alam. Diba? Lalong bumulo. Pag sumama yung Canadian, baka mabugbog ng taong bayan yan. Masasabi ko talaga. Hindi natin masasabi, no? Yung bugso ng damdamin ng kapwa natin mga Pilipino. Yes, oo. Sa tingin ko naman talaga na maayos din naman ang lahat. Matanggal man lang siya ng lisensya sa PRC bilang nurse. Okay, siguro yan na naman yung ayusin eh. Diba? Sa kanyang supporta din ng Canadian doon sa kanyang pamilya. Yes. Ganun lang. Ayusin lang lahat. Pero of course, yung gulo na yan, nangyari na, hindi na may babalik yung samahan, di ba? Oo. Okay.
So yan po ang aming opinion sa party nga na sana nga dumating na, di ba? So salbahe na ng gagalaw talaga tayo. At saka of course, bibigyan po namin ng reaction at we'll keep you updated po dito sa party ni Miss Salbahe na ng Hudas at talagang kati-kati. Okay na ng araw ng asawa. Rest assured, pag dumating yan, nandito ka agad kami para mag-react kung ano yung mga pangyayari at update kayo. At sana nag-enjoy kayo sa content namin na to. Yes, thanks so much for tuning in. Don't forget to share, like, and subscribe. And we'll see you again soon. Di ba? Grabe, nangangati ako. Grabe. Kapal ng mukha ng babae, sarang batuin ng cellphone.